Real talk. Maraming hindi mag-a-agree sa akin dito. Pero ang isa sa mga sagot sa mga kahirapang financial natin ay ang pagninegosyo. Kapag natutunan mo magnegosyo, matutunan mo kung paano maghanap ng solusyon sa problema ng karamihan. Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan ng pagiging empleyado ay walang umaasenso. Bakit? Dahil naranasan ko maging empleyado bago ako naging negosyante. Sa pagiging empleyado, magtrabaho ka man ng 8 to 12 hours, samahan mo pa ng mga rest day OT, ay hindi pa rin sapat ang iyong sasahurin. Lalo na kung pamilyado kang tao, ay kulang na kulang ang iyong kinikita sa pagiging empleyado. Sa pagiging empleyado, kailangan mo lang ng sabayan ng mga ibang racket. Kagaya ng ginawa ko nang ako'y empleyado, sinabayan ko ng mga ibang negosyo ang aking pagiging empleyado. Dahil inisip ko noon, kung hindi ako kikilos at gagawa ng ibang paraan, ay siguradong wala akong maiipon at hindi kami magkakaroon ng sariling bahay ng aking mga anak. Nag-isip ako noon kung ano nga ba yung pwede kong inegosyo habang ako'y nagtatrabaho sa loob ng kumpanya. Pumasok sa isip ko noon, lahat ng mga pangangailangan ng mga kapwa ko empleyado. Kaya yun ang aking ginawang negosyo. At sa awa naman ng Panginoon, malaking tulong ang nagawa ng aking mga negosyo sa pagiging empleyado ko. Dahil dito ay nakapagpundar ako ng sarili kong bahay. Bukod doon, nasusuportahan ko sa pag-aaral ang aking mga anak at naibibigay ko yung mga iba nilang pangangailangan sa kabila ng pagiging single mom ko. Kaya masasabi ko na nakapag-ipon ako dahil sa aking negosyo o mga racket sa pagiging empleyado ko. At syempre, huwag tayong makakalimot na magdasal at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang dumarating sa buhay natin.